Samantala, hindi pa rin daw kumbinsido si Pangulong Aquino sa inilabas na extended affidavit ni pork barrel scam queen Janet Lim-Napoles. Kaunay nito sa kanyang affidavit, nag-sorry si Napoles sa Diyos at sa taong bayan dahil sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam. May kabuwang ulat si R. Vargas. Nananatiling malaki ang pagdududa ni Pangulong Aquino sa biglaang kagustuhan ni pork barrel scam queen Janet Lim-Napoles na maging state witness. Dati parang kinamumuhihan si Ms. Napoles. Ngayon pag nagsalita siya, para bang totoong-totoo ang sinasabi. Paano kaya nangyari yun? Tsaka hindi kaya mas nasa interest ka yung palabuin yung kwento at patagalin ang proseso. At baka naman dumating ang panahon, madaan sa libot. Ayon kay Pangulong Aquino, hindi dapat malito ang taong bayan sa mga naglalabasang bagong anggulo sa pork barrel scam. Ang kailangan daw ay manatiling nakatutok ang pamahalaan sa kung paano makakakuha ng ebidensya na suporta sa mga testimonyang naglalabasan. So lahat tayong pakialam sa lahat doon. Ang habol natin, pangako natin sa taong bayan, may ebidensya sa paan ng kaso. Hayagan ding inihayag ng Pangulo na alam niyang may mga taong nasa likod ng isyong ito na gumagalaw upang guluhin ang issue. I don't have evidence right now. But I know personalities who are actively trying to muddle the issue. Kaugnay nito, humihingi si Napoles ng patawad sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino dahil sa pagkakasangkot niya sa maanumalyang usapin ng pork barrel. Ginawa ni Napoles ang paghingi ng tawad at pagsisisi sa isinumitin niyang extended affidavit na nasa kustodiya na ngayon ng Senado. Sa naturang affidavit, itinanggi rin ni Napoles na siyang utak ng pork barrel scam. Nilinaw din niya na hindi niya alam na may nilalabag siyang batas doong gumagawa siya ng transaksyon sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan upang gamitin ang pondo ng mga senador at kongresista sa kanyang mga foundation. Ako ang inyong kaibigan, R. Vargas, para sa Newslight.